ang paglalakbay namin simula sa Dalayat hanggang sa Mount Gerizim. Sa paglalakbay nito, sasamahan natin ang tiyaga at pagtitiis sapagkat hindi basta-basta ang paglalakbay ng ganitong kalayo. Kaya sa vlog na ito, explore natin ang kabundukan, ang kagandahan ng kalikasan. Tikman natin ang tubig ilog kalikasan. Dahil tayo ay nagpatuloy sa paglalakbay, makikita natin ang ngiti at tuwa ng ating mga kapatid sa lugar ng pangako. Nagsisimula pa lang tayo sa ating paglalakbay. So yun mga tol, at for today's video ay pupunta tayo ngayon ng Dalayat. So nandito tayo ngayon sa may Patarik. Dinala natin yung ating DJI Osmo Action 4. Unang pagkakataon na kadrive ako dito sa malupak at mapabatong kalsada. So kaya kailangan natin ng pag-iingat na hindi tayo ma-slide, madulas sa anumang delikadong mga bato. Jan? Kahit tuyo ang daanan, nag-i-slide pa rin yung ating likuran dahil sa sobrang buhangin at mabilog na ang ating gulong. Walang spike, walang kapit ang ating gulong sa likuran. At sa pagkakatang ito, meron tayong nakasalubong na nagkalabaw, si Tatay. Kaya agad natin itong binati bilang pagrespeto sa mga taga rito. Sige. Sige po. Oo po. Sige po. Dito mataas yan, Jan? At dito ko na naunawaan ang hirap ng pagbumotor patungo sa Dalayat. Ah, ito pala yung mahirap dito. Fly mo ba? At pansin ko na kinakain na ng dilim ang ating daanan. Kaya akin agad itong hinanap ang switch ng kanyang ilaw at aking pinailaw na. Ilaw pala to. Grabe ang bato. Matagal tayo dito nakaalis dahil sa sobrang taas at sobrang tulis ng bato na sumasayad sa ilalim ng makina. Dapat talaga dito guys, enduro. Dahil sa paspasang pagmamaneho, naabutan ko sila dito sa may mataas na area na nagpapahinga. Ha? Oo. Di, mabangga si Lalim. Masayad yung Lalim niya. Andon! Ay! Ay, gid! Kabalik din talaga! Lap lang! At inabot na kami ng gabi dito sa lugar na kung saan ay liblib na at sobrang dilim na ng daanat.
Kaya pa niya man, di kaya niya maglakad? Hindi na ganyan mag-angkas, wala mong kabato. Dahil sa hirap ng daanan, naisipan ko na lang ikarga ang mga bag at ang iba kong dala. Dahil sa malayo pa yung aming lalakbayin, ay aking ibinigay ang motor sa isa kong kasama para mabuhat ko ang aking anak. Malamaya, ilawan naman kayo. At dito na kami inabutan ng sobrang dilim na kung saan ay wala nang makikita sa daanan. Sige, una na ay lagay ko dyan, basa dito. Yeah. Diyan dala mo. At binigay ko na ang motor sa isa kong kasama. At nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay patungo doon sa pinakamataas na area. Hi guys! At sa patuloy naming paglalakbay, hindi namin namamalayan na malapit na pala kami sa aming patutunguhan. At sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa Dalayat. At pagdating sa Dalayat, agad kami natimpla ng kape at nagpahinga at naghanda na rin para sa hapunan. Dahil kinabukasan ay may panibago na namang paglalakbay patungo sa Mount Gerizim. Ayun mga tol, no? So time check 4:30 at pupunta tayo sa ano ngayon? Punta tayo ng panlay mga tol. Ayun, kasama natin si Emma na maglalakad papunta doon. Almost 3 hours yung ating lalakarin. Pa-style-style pa kayo, ha? Alas 4 ng madaling araw, ramdam namin ang lamig na dumadampi sa amin mga pisngi. Dahil tuloy-tuloy ang aming paglalakbay, naabot na namin ang bungad ng desyerto. Ayun bahay, oh. So ayun mga tol, nandito tayo sa tuktok ng bundok. Dahil hindi na kami tumigil sa paglalakad, naabot na namin yung tuktok ng bundok ng desyerto. Sikat ng araw. Kaya tanong na namin yung kubo. Pagdating namin sa tuktok ng bundok, ang aming naririnig ay huni ng ibon at tunog ng mga labuyo. At kami ay nagpatuloy sa paglalakad. Unti-unti naming nasisilayan ang sinagdang araw. Pagdating namin sa itaas, ay ramdam namin yung lamig at alakas ng hangin. Ganda pala dito, no? Pagpatak ng alas 5, ito yung masisilayan namin. It takes a million pieces coming together to tell a story. Yung tipong liwanag at pag-asa yung sumasalubong dito sa amin. Pagdating natin sa pangalawang bundok, ito yung makikita natin. Kitang-kita natin ang mga kabundukan ng Sierra Madre. Lahat ng bundok ng desyerto. Dito. Ito mga tol. Nandito tayo sa isang area na mataas. Dahil sa patuloy naming paglalakbay at paglalakad, nakaabot na kami sa tuktok ng bundok ng Kapatagan. Yeah,
Warren's Vlog. Yon, shout out. Lalo na lang sa lahat yung tanging namin. Lucio. Yon, tutuloy na po tayo sa paglalakad. Dito tayo ngayon sa sa mga oras na ito ay lumakas na ang sinag ng araw at unti-unti na nating nasisilayan ang mata ng araw. So nandito na tayo sa ano na tayo? Alagpas na tayo ng desierto. Papalabas na tayo, ilos to? Papalabas na kami guys ng desierto. Ha? Boundary? Eh si ilos siya, alam nila siya to? Dahil sa patuloy na paglalakad, malapit namin maabot ang kagubatan na kung saan ay magdaragdag pa ng paglalamig at napakasarap na hangin. So, yung bato. Takas ah. Sa pagpasok natin ng kagubatan, ito yung maririnig natin. Galing na. So, yan mga tol yung maririnig natin dito sa going to Mount Gerizim. Mga ibon na nagtutunugan. Ayun ah. May mga inanong pala ng wild chicken dito. Pinahikahig. Dahil sa tuloy-tuloy natin ang paglalakad, naabot na natin ang Mount Gerizim hanggang sa marinig natin ang mga tunog ng mga ibon. So kung makapansin nyo, yung ating dinadaanan puro pataas. At pagdating na natin pamay sa taas, makita natin dun yung view na napakaganda. So ayan mga tol, nandito na tayo sa may kabugakan. So pakita tayo dun sa may kagubatan na yun. So nasa 2 hours na tayo na naglalakad from Dalayat to Mount Gerizim. Yun o. Matataas yung kahoy dito, malalaki. So marami rin tayong nakikita dito ang mga wild chicken. Pwede pala motor dito? Lakit-lakit pala dito yung motor. Ito yung back niya. Ayan yun, yung maputik pa. Ayan na maputik. Ha? Supa? Baka. Ah, baka yan. Grabe ah. Wild baka. Grabe mga tol. Malamig dito. So mga tol, nandito tayo sa makakapal na bugang. So lagpas tao yung bugang dito. Mara ngayon nakarating ka na sa taas parang. Lapit na tayo sa Arungar. Bukas puntaan natin dyan. Unit. Puntaan natin yan. Lapit na tayo. Ano? Upo na si Yami. Ma, magubat na yan. Masukal yan. Ay, salamat. Nakita-kita rin ang araw. Doon tayo galing. Oo. Kita dito yung binana. So, yung mga talo. At malapit na kami dito sa Mount Gerizim. Konting magtitiis na lang. Yan, doon, sa kabila. Sila mo, pag may kumaul na aso, tapos magiging dito. Oh, ganda oh. Dahil sa mahigit 2 oras na paglalakad, napagod na rin yung aming mga kasama at huminto muna kami dito sa may stopover na ginawa ng ating mga kapatiran. Tignan mo si Emma, no? Putik yan, no? Ang taga. Tagay ko na lang dito. Nakita mo na. Dito kami nag-stop over, guys. Tibig, oh. Laki ng tibig dito, ah. Nandito lang si Emma, no? Mga ilang oras pa tayo?
Ano na siguro, dalawa na lang. Dalawang oras lang? Dalawa? Kala ko mga tatlo pa eh. Dalawa na. Kala ko mga lima pa, konti lang pala. Mga ano pa, dalayat. No? Hindi, alas 7 yan doon na tayo. Hindi, mga dalawa. Alas 7? Ano ba 'yan? Ano kwesta ba 'yun? Mabilis nga lakad natin. Magalas size na. Ha? Mabilis din. Oh, mabilis nga. Ah, magalas size na. Magalas size, isang oras pa 'no. 55 na eh. May isang oras pa. Dalawa. Wala na. Wala na. Ah, din dinabot talaga size. Ay. Hindi abot pa. Abot na 'yung size. Pero din tanjang. Papasok pa lang tayo diyan sa ano. Doon sa paano ng panlay? 659 'no. Makikita na 'yung ano dito, 'yung panlay. Makita na. Panlay? Pagkaon diyan 'no. Hindi 'no. Dulala. Yung daanan kasi natin, hindi na daanan kasi natin, medyo paho ng paho, no? Pero mamaya talagang takbuhan to kasi pababa. Dati mga kami dito, paon. Diyan. Pababa rin, tas patasod. Ay, dito na sa pagpaganan, pababa na? Oo. Pababa natin doon, tatasod. Pag tatasod pa, kitong kapan. Tama-tama yan, alas dos. Baba kayo. Mainit pa yun, Kiyang Hil? Alas. Ah, pag dito, hindi mainit. Pag dito, may kahoy. Doon lang sa desierto, no? Bababa kami mga 12. Tumubo na ulit. 12? Wag doon kami tatambay sa ano, palabasan. Palabasan? Gano'n lang tayo doon. Mamaya si... O, mamoy lang tsaka. Mamaya siluin kayo ng nabuyo doon. Oo. Gano'n lang. Ha? Tingin-tingin, tapos mag-feature kayo. Tapos yun, baba na tayo. Oo. Makahuli yun si... Puto tayo, Elbor. Hindi, mag-yellow shield natin eh. Ngayon. Oo nga. Sabi niya, nagabi. May alaga ba siya doon? Oo, oh, dalawa na doon. Punta kayo ng Elfor. Sabi niya, dalawa na doon. Di ba nakapunta na siya, no? Manuel doon. Ganda pala dito kayo, sa lamig na dito. Punta natin. So, ramdam natin yung simoy ng hangin dito na malamig. Ay, mga tigre, unggoy. Tigre, unggoy? Pigire? Tigre. Ah, tigre. Kala ko pigire. Saka tayo? Sige. Para dire-direcho tayo. Ano na, malapit na lang eh. Malapit na sa tubig? O, tara. Tuloy na tayo? Malapit tayo sa katotohanan. Ayun guys, palis na kami! Let's go! Ano ba? Uy! Makalipas ang 5 minuto, tumuloy na rin kami dahil ang inaasahan namin ay para bumilis ang aming paglalakad. Ganda ng view dito. Oo. Ha? Oo, bursot yan. Wala? Hindi. Hindi. Hindi naman yun eh. Loko mo lang kami. Punta pa tayo doon. Oh, basagan daw ang cellphone. Yun yun. Oh, sige. Paano, basagan? May kissing ako dito. Okay lang, parimati ka pa sa akin. Kaya sa akin, ceramic na sa akin. Oo, yan. Ceramic to eh. Basagan lang cellphone. Takot lang din po. Yun na ba yung panlay? Sa patuloy naming paglalakad, meron kaming nadaanang sapa dito at agad-agad na kami naghanap ng malinis na tubig at uminom. Andalos. Pwede naman. Okay na. Okay ah. Sa tayo tara. So yun mga tulang, dito na tayo sa madilim na portion at maraming mga kabuluan. Kuha yan. Yan. Butong. Nasa 2 oras na tayong naglalakbay. Ngunit parang hindi pa rin natin matatagpuan ang lugar na ating pupuntahan. Napadaan ulit kami sa 2nd ilog at muli kaming uminom ng tubig at nagpahinga ng 5 minuto. Malayo pa yun. Ayos, laki ng bato dito. Ano mo ko na yun? Ganit ka kumuha.
Ito yung malamig na tubig. Hindi malinis naman yun. May ilang naman lang. Ayos oh. May ilang siya dyan. May ilang? Sarap. Valentine. Ito tayo natin sa iyo ko din eh. Ah. Tara. Ayos, mineral na mineral yung tubig. Ayos ka, Angel? Diyan pala kayo nainom pag ano? Talagang malinis, no? Walang muka. Lamig din tubig, parang may yelo. Malamig. Hindi siya napapasa ng tubig, no? Yung, kaya Angel, nakabuti eh. Dito may nanguha ng suso. Oo. Saka talangka. Meron? Dami. Sambal din na uli na yun. Wala na. Yun yung pinagputripan namin baka. Nagbuwi pa nga si Elder Reggie eh. Tara na. Sino kumuha yun? Dito. Dito kayo? Oo. Talangka. Dami siguro. Gabi maganda mong uwa. Oo, gabi. Gabi. Grabe. Gabi sa akin. Malayo pa kayong Hel? Malayo pa? Malapit na lang. Ah, malapit-lapit na lang pala? Iba pala yung klima talaga dito. Talagang malamig no? Ang nagdala. Ha? Mga pala. Ang tama, mga alas ito. Oo. Grabe pala yung lamig dito. Talagang ano yan? Talaga dito. Oo, malamig. Grabe. Doon sa Pilipinas. Lamig talaga dito. Parang naka-aircon ka lang, parang ka sa loob ng bowl. Aircon. Yan mga tol, so tuloy-tuloy na yung mga turista. So tuloy-tuloy na yung mga turista dito. Yan guys, makita tayong bato dito na malaki. Oh. Ako lang, sige lang, dito lang. Umiasok sa bayo ko. Oh. Ang daming kahoy dito na ano. Pwede pang gatong. Alim! Kape! Alim! Ay lang, tahol na oh. Ha? Yung panggawa na dun eh. Uy! Kape! Anim na kape! Oh! Laki ng puno oh. Sabo! Lahat, yung ba yan yung ano na? Ay, ito yung ano niya. Pinanggawa yata yung ano yung pinanggawa dyan. Panambahan ba? Pwede yung gawin naman yung higaan. Hindi, kusina yan. Oo, oh, pwede ito. Yan yung higaan. Kumahaba ba konti? Kusina na. Kusina. Kusina. Hindi ko alam. Sa dalayat. So, nandito na tayo guys sa area natin. So, mamaya makikita natin doon. Diyan din kinuha yung isa oh, pang ano sa panambahan din. Ha? Diyan doon kakatay yung sila ito ng sila kapan. Dito? So, nagtatahulan na yung mga aso dito guys. Rinig na natin. Oh. Diba dito yung sinabi nila? Okay. Ah, dito sa mga, yung mga puno. Yung bahay ni dati. Ha? Diyan nila gustong dala. Tapos yun yung sinasabi niyang balite. Ayun, yung balite na yan? Ang laki no. Grabe yan, tagal na siguro yan. Tagal yan, may ano, bukal sa baba yan. Oo? May bukal yan sa baba? Hindi pwede puntaan. Pwede. Yun. Nandito na tayo. So, ayun yung gugsan dito. Wow. Ito na yun, yung panlay. Ay. Diyan na yun eh. Hindi nga. Hindi yan na yun. Hindi nga. Ano yung taso? May bahayo. Ito. Kano yung bahayan? Bahay na ay, oo nga no. Abandonadong bahayan ah. Naka. Boy, di ba naabandon yung ano yan? Abandonadong bahay pala yan. Layo pa pala. Ah, layo pa pala. Yo, kape! Kape! Anin! Anin na kape! Loko ka. Nagkararay. Kaya si Kowen ano ano. Sa haba ng ating nilakbay, oras, minuto, panahon nating iginugol dito, ay nakarating na rin tayo dito sa Mount Gerizim. Ngumaya puntahan natin yan. Ang bahay na yan. Dito na pala yan. Buddy! So nandito na tayo guys sa area na pupuntahan natin. Ito yung mga Gerizim.
Ganda ng slide ng init, oh. Grabe. Ang ganda rin dito, ah. Yung mga bahay-bahay pala dito. Grabe. Bading. Ramdam ko ang saya na bungad ng kalikasan sa amin. Ramdam ko rin ang pagmamahal ng bawat isang mga kapatiran na nandito. Isang mapayapang lugar ang bumungad sa amin. Isang sariwang hangin ang nalanghap namin sa lugar na ito. Priska! Panata ng puso ko na ikan mahanda. Dai, grabe gin. Ng puso ko sa iyo. Ah, grabe, abot eh, siyempre. Umigot ang agwa po. Pero na umigot na yun. Daw, hindi ka nagbago kaya bata kaya po ba? Sir, kagod si Mari na. Doon. Sir, oo, akit nga eh. Dahil, yun na po yun eh. Walang po na. Sama ka dati. Ako. Doon. Oh. Ganda talaga dito, no? Press ka yung ano? Lugar, oh. Pagkat ito ang panata ng puso ko. Panata ng puso ko maminta pa sa'yo. Walang mabuhay habang nabuhay ang pangalan mo. O ayaw eh aking sasambahin. Pagka ito ang panata ng puso ko. Pagka ito ang panata ng puso ko. Pagka ito panata ng puso ko. Thank you for watching, mga tol. So next vlog naman tayo, kita-kita kids, mga ka-best friend. Thank you. It takes a million pieces coming together to tell a story.